Hi everyone! Kung kayo po ay interesado sa mga tarot cards and oracle cards, binibenta ko po ang iba kong mga pre-love tarot and oracle decks. Lahat po yun ay original and authentic. I-check nyo na lang ang mga available na cards sa aking Shopee. And also, kung gusto nyong mag-manifest ng good luck, protection, love, money, and healing, I'm also selling power bracelets na matutulungan kayong ma-manifest ang inyong mga desires. Nakalagay na po siya sa pouch, may kasama ng instruction leaflet at extra string. So go ahead and check them out in my Shopee, link on the description. Happy shopping! Capricorn, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong astrology reading. Meron tayong full moon in Aquarius ngayong August 2, 2023 at 2:31 AM Philippine Standard Time. So if you're living outside of the Philippines, i-check nyo na lang kung kailan yung eksaktong oras at araw ng full moon sa inyong lugar. So ang full moon in Aquarius is about grounding yourself. This is also about being true to yourself, pagiging authentic, no? Being the real you, showing the world the real you. So kumbaga unapologetic for being you. Ayan, so mas i-embrace mo yung pagiging unique mo, yung pagiging totoo mo sa sarili mo. At hindi lang totoo sa sarili mo, pati sa iba. Okay? So mas maganda na panoorin yung reading na to sa perspective ng inyong rising sign, pero pwede rin naman tong mag-resonate sa inyong sun sign at sa inyong moon sign. So ang opportunities ninyo rito is kung paano nyo palalakasin yung loob nyo na tuparin yung mga pangarap nyo, lalo na yung mga naisantabi nyo na, hindi nyo na nabigyan ng focus, ng attention. So it's time for you to reassess, no, kung ito ba ay gusto mo talagang i-pursue sa buhay, kasi kung gusto mo talaga may paraan, di ba? Kung ayaw may dahilan. So kung lagi kang may dahilan, edi it's time for you to let go of that. Then maybe because it's not really for you or wala ka talagang intention na i-pursue pa yon. So, yung mga bagay na you are still holding on to it, na alam mong wala nang nangyayari, no? It's time for you to move on. Release that. Applicable yan sa relationship, sa partnerships, sa career mo, sa business mo. If you're still holding on to something na alam mong it's no longer working for you, no, for your benefit, then let that go. Move on. And focus on something that you think you will put more attention and energy. Okay? Ang goal naman dito is kung paano mo makikita yung pagkakaiba ng totoo sa hindi. Yung facts versus fiction. Kung ano yung mas realistic sa hindi, no? And also, ito rin yung ang goal rin dito is kung paano ka mabilis na mag-a-adapt sa mga pagbabago na nangyayari sa paligid mo. So, importante na you know how to adapt, mas flexible ka, lalo na kung mabilis yung takbo ng pagbabago sa paligid mo para nakakasabay ka at hindi ka mapag-iiwanan. Mm-mm. So, for you, Capricorn, ang full moon in Aquarius ay mangyayari sa inyong second house of your finances, yung stability ninyo, yung vina-value ninyo, and yung inyong kaperahan, no? Yung income din ninyo. So, I think for you, Capricorn, you will be thinking different ways to earn money. Yung iba, ito yung tipong hindi inaasahan ng ibang tao sa inyo na gagawin nyo. Maaring magiging experimental ka na halimbawa dati wala kang interes sa pagnenegosyo, or kung gusto mo man ayaw mo ng mga medyo parang mediocre na negosyo na tipong, you know, pagbebenta ng fishball or scramble or anything na para sa iyo hindi mo kino-consider as a big business, no? Pero yung iba sa inyo, you will try new things dahil alam mo na, you know, pwede kasi nagbabago rin yung mindset mo rito, eh. Nagbabago yung belief system mo na teka, bakit nga ba ako mag-iinarte? Ito yung opportunity sa akin. May puhunan ako, maganda yung business plan ko. Bakit hindi ko siya subukan, 'di ba? Ganon. So, kung alam niyo naman na ito ay magpapasok ng income sa inyo, why not? So, meron ditong pag-increase ng inyong sources of income. Anything that you value in your life, especially your talents and skills. So, you may be tapping into your skills, your talents, yung gifts ninyo. You will use that to your advantage in creating more money and abundance sa buhay nyo. So, meron tong challenging aspects sa inyong 8th house of shared finances. So, maaring iba sa inyo,
meron kayong mga maging challenges pagdating sa utang, no? Pinahiram na pera sa inyo ng kaibigan nyo, or you know, kailangan ano yung kung magre-resort kayo sa pag-take out ng loan for your business, you have to make sure na well calculated nyo yung risk na yon, and you will work hard for it para to make it work for you to your advantage. Kasi syempre, 'di ba, kung utang yan, mahirap yan, kasi lalo na kung negosyo, paano kung hindi mag-work yung negosyo, 'di ba? So at least you take responsibility for that. But syempre, no, maganda rin na nagte-take ka ng risk, because you'll never know na magbibigay to sa iyo ng major change in your life, because 8th house is also about changes, no? This is about transformation. So I think for some of you Capricorn, merong major change na mangyayari related sa inyong finances, sa trabaho ninyo, sa mga sources of income ninyo. Pwede yung business or mga projects ninyo. And then meron din siyang challenging aspects sa inyong 5th house of your creativity. There will be times na parang you don't feel creative, or wala kang gana na magtrabaho, or you feel uninspired. That's fine, no? Ganun naman talaga, may mga pagkakataon na hindi tayo inspired. But we take it as an opportunity to get to know ourselves, na kilalanin pa yung sarili natin. Saan nanggagaling yung pagiging discouraged mo? Bakit nawawalan ka na ng inspiration? Anong problema? Ano yung pinanggagalingan niya? So para at least aware ka doon, and you can do something about it. And of course, kung talagang ano, alam mo sa sarili mo na, you know, you just need to take a rest, then take a rest, no? Pahinga lang yan. Ipahinga mo lang, kumbaga mag-de-stress ka, you ground yourself, release those negative energies. And meron din tong challenging aspects sa inyong 9th house. Mercury is here and Mars, it's in Virgo. So pari kasing yung iba sa inyo, pwedeng meron kayong mga asikasuhin related sa pagta-travel. Or itong pagta-travel ninyo related sa mga businesses or mga kailangan yung asikasuhin for your project. So, ang importante rin dito is you are able to manage your time, your energy. Kumbaga may pagpaplano. Oo, para hindi mo masasayang yung oras. So, halimbawa, at a certain period of time, dito ka sa lugar na to, ito yung gagawin mo, i-accomplish mo. So, isiset mo na yon, ipa-plan mo na, para at least you just need to follow through. So, itong full moon in Aquarius, ang Aquarius ruled by Saturn yan. And Saturn is in Pisces right now, which is in the third house of communication, perception, and learning. So, meron kayong lessons dito about what you need to learn, what you need to improve in your life, especially in your communication skills, yung abilities ninyo on how to connect with other people in an authentic way. So, yun yung i-improve ninyo. Okay? So, let's get more messages, Capricorn, for full moon in Aquarius. You have the Three of Wands. So, expansion to, Capricorn. Sa mga nasimulan nyo na, this is expanding your business, adding services, adding products, or meron kayong mga ibang projects related abroad or offshore. Wow, the full card. So, this is a new beginning. Definitely taking some risk, Capricorn. Okay? Aquarius energy yan. You also have the High Priestess. Spirit is telling me na kailangan nyo daw na mag-tap into your intuition. You have deep connection to your higher self na as your guide, no? Bilang gabay sa mga decision making ninyo. Wow, you have the Star card. Ang lakas ng Aquarius energy for you, and also Pisces. So maaaring meron kayong Aquarius or Pisces placements. You are about to accomplish big things, no, related sa career mo or sa finances mo. You also have the Four of Cups. I see this as comparison ng situation or journey ng iba sa journey mo. So, always remember na meron tayong kanya-kanyang journey. So, might as well just focus on your journey and heal from your past mistakes. At, you know, laban ulit, no? Oo. Push lang. Ayan. That's the shadow work that you need to do. There are no shadows without light. So, instead of thinking about kung sino yung mas
nakakaangat sa iyo or nakakaangat ka na ba sa iba, focus on what you need to improve on yourself. Yes, this is the grounding that I'm telling you. Ground your energies and emotions deep into the earth if things are very stressful na. And of course, nurture yourself. Allow any anxieties and worries to be gently released and offered up to be healed. Yes, that's the healing energy that you will be focusing on as well. Yung mga anything na alam nyo nang hindi na nakakatulong sa inyo, let it go, okay? So that is your reading, Capricorn. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan. Like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Capricorn. See you again.